Ang paggawa ng kahon ng kasunduan. Ika-37 kabanata. Ginawa nila Bezalel ang kahon ng kasunduan. Kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon. 27 pulgada ang lapad at taas nito. Binalutan nito ng purong ginto sa loob at labas. At nilagyan ng hinulmang ginto ang mga palibot nito. Ginawaan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Gumawa sila ng 2 kod na akasya na binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga 2 kod. Ginawaan din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng 2 gintong kerubin at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. Magkaharap ang 2 kerubin at nakatingin sa takip. Ang paggawa ng mesa na nilalagyan ng tinapay. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Binalutan ito ng purong ginto at nilagyan ng hinulmang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng sinepa ang bawat gilid. Mga 4 na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulmang ginto ang sinepa. Pagkatapos gumawa sila ng 4 na argolyang ginto at ikinabit ito sa paa ng mesa malapit sa sinepa. Dito nila isinuksok ang mga 2 kod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ang mga 2 kod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa, pinggan, tasa, mangkok at banga na gagamitin para sa mga handog na inumin. Ang paggawa ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigta 3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba'y buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng 7 ilaw, mga panggupit ng mitsa nito at mga pansahod sa upos ng mitsa ng ilaw. Purong ginto ang lahat ng ito, ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ng lahat ng kagamitan nito ay 35 kilong purong ginto. Ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng insenso. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, 18 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at mga 3 talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok, at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng 2 argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga 2 kod na pambuhat dito. Ang 2 kod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pamahid at purong insenso na napakabango.